Aries, hi. Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong weekly reading for July 17 to 23, 2023. Ayan, so this is a general reading. Just take what resonates. If you are interested in private readings, lahat ng information nasa description. May promo tayo para sa mga returning clients. Paka-check na lang po ng information sa description. Pa-follow, like na rin ang ating Facebook page, Instagram, at TikTok. Lahat po yan ay Mr. Queen PH. Okay, let's see. Weekly energies for you, Aries. Aries, Sun, Moon, Rising, Venus. Ano yung ganap? July 17 to 23. Music. Oh, you will be spending more time sa music. Pwedeng attend kayo ng concert. Oo. Or mga musicals. Or malaki ang interest nyo sa music ngayon or mas nagiging interesado kayo sa music. Yan. Meron ding mga messages din sa music na pwede nyong pakinggan or mapapakinggan na kung saan eh parang yun yung sagot sa mga gumugulo sa isip nyo. Mm-mm. And then also pure intention. Ayan. So sa manifestation daw, ang number one dyan na natutulong sa inyo na mag-manifest is yung intention. Ano yung intention mo for wanting something, for manifesting something in your life? And if you have a good intention, then definitely, yung manifestation mo na yan ay mangyayari. Okay? And also, ask for help. Maaring mangangailangan kayo ng tulong galing sa iba, or pwede rin naman kayo ang tutulong sa iba. Okay, so don't be afraid to ask for help. Oo, kasi sabi nga, diba, ask and you shall receive. So let us see your current energies. Justice, oh, Libra energy. So pwedeng naghahanap kayo ng clarity. Oo, or meron kayong binabalance, pinag-aaralan na sitwasyon ngayon. Let's see, ano yung overall energy for this week ng mga Aries? Sun, Moon, Rising. O, Temperance. Parang may balance din dito kasi may Sun and Moon. Mm-mm. So, this is about patience. Pwedeng meron kayong hinihintay, no? Or hihintayin na itetest yung patience ninyo. Pwedeng mga minamanifest nyo yan or yung mga gusto nyong makita nyo na agad yung resulta. So, it may take a while, but definitely, makukuha mo yung result niyan. Basta ano lang. Ano? Ang tawag? Ano bang Tagalog ng patient? maghihintay ka. Oo, pasensyosa. Kasi parang ano yun eh, Spanish. Ewan. So, this is your challenge. The Emperor. Okay. The Emperor is Aries energy. So, ang challenge mo, yung sarili mo. Kung paano mo madidisiplina ang iyong sarili. Because the Emperor is also about discipline, structure sa buhay mo. What is your opportunity? Ano yung opportunity ng mga Aries? Oh, the tower. Sabihin ko the tarot, the tower. There's an opportunity for change. I think this is something to do with yung pagbabago ng nodes ngayon, no? Mm-mm. Kasi yung North Node will go to Aries ngayong July 17, I think. So this is like a major shift. Meron kang opportunity to change something or bago kasi may baguhin, merong kailangang mag-crumble. Parang ganun. Oo. But there's an opportunity doon. Parang yung iba, ang magiging tingin nyo dyan is blessing in disguise. Mm-mm. So, speaking of blessing, ano yung blessing ng mga Aries? Oh, Page of Pentacles. This is a new opportunity, a new beginning. Pero ito yung tipong hawak mo na, no? Hindi na lang siya, idea, hindi na lang siya plano. Okay? Meron ka nang sinisimulan. O, yung iba sa inyo, nag-aaral na. Pinag-aaralan nyo na kung paano nyo gagawin. Meron na kayong nagawang action. Okay? So, it's like a new beginning for some of you, Aries.
So, kung ano kayo, medyo may alam kayo sa astrology, hanapin nyo kung nasaan yung Aries, anong house yung Aries na inoccupy sa inyong natal chart. So, doon magkakaroon ng major change, anything related sa destiny mo. Mm-mm. So, let us see, ano pa? Ano pa ba? O, diba? Death and rebirth. O, diba? New beginnings, endings and new beginnings. Merong kailangang mag-crumble, no? Parang ganun eh. Halimbawa, meron kang na-build before na it's no longer serving your highest good. And then, magka-crumble yan, no? Like an ending, pero merong magsisimula na bago. Mm-mm. It's like a new opportunity, new beginning for you. So, yung iba sa inyo, medyo mahihirapan kayo na i-process to, pwedeng maging emotional sa inyo, pero in the long run, you will realize na it's for your own good. Mm-mm. Oh, pwede tong mga ano, yung work, career, business na may magbabago, may magsisimula. Yung pagbabago na yon magli-lead sa new beginning. Yes, okay. Let's see what else is coming para sa mga Aries. For Aries. Yung iba sa inyo, medyo mahihirapan kayong tanggapin sa una. Mm-mm. But eventually, you will embrace it. Something is shutting down or mag-shut down. Oh, and sa numerology, ang number 5 is about change. And Aquarius energy is unexpected, no? Unexpected change. Wow. Oh, ito na yung energy ng new beginnings for you. Enthusiasm. There's energy. There's ignition. There's spark. Number 1 is a new beginning, leadership. And Sagittarius energy is exploration of new opportunities and new knowledge. Oo, para siguro meron kayong explore na bagong kaalaman na gusto nyong palawakin pa, no? Alamin what is going to happen. So sa love, tinan natin energies ng love for you. Aries. Love message, love energy for Aries, July 17. Mm-hmm. Merong reconciliation. Love is lovelier the second time around. And then freedom. Siguro ano, yung iba sa inyo, meron kayong trinay na ayusing relationship. Okay? Pwedeng may nag-reconcile. Tapos, eventually, you realize na hindi nyo na pala kailangang mag-reconcile with this person. Dahil you are meant to be free, no? Na mas gugustuhin mo magkaroon ng freedom. Mm. So, sa ano naman, money, career, finances. Your dreams are too good to be true to achieve at the moment. So, I think ito yung ano, meron kayong pinupush na gawin, but at this moment, hindi siya practical. Kasi parang nasa ano ka eh, nasa unrealistic situation. So ngayon, mas gusto mo na mag-focus sa mas practical na gawain. So pwedeng meron kang mga tinatry na gawin, subukan, pero babaguhin mo yon kasi mas magpupunta ka sa isang direction na mas merong progression. Mm, diba? Slow and steady. Being careful in each and every step will minimize errors in your projects. There's no need to rush daw. And enjoy the process. So, wag mo daw madaliin yung mga bagay-bagay na gusto mong gawin sa career business mo ngayon. Ang importante is unti-unti nakakapagsimula ka, di ba? This makes sense with the Page of Pentacles. The unknown brings wisdom when explored. O, meron ka mga explore na unknown or parang wala ka pang experience towards that, pero nandun yung interest mo. And I also see na possible na meron ding
tutulong sa'yo na explore pa yan, no? Para ma-achieve mo talaga yung goals mo. Kasi someone here is willing to help you. So, yung iba sa inyo, pwedeng ano to, related sa music na gusto nyong i-pursue, pwedeng singing career, or may kinalaman sa pag-play ng mga instruments, or anything related na kung saan ka mas talented, no? Saan yung natatanging galing mo. Okay? So, that is your reading, Aries. Kung nagustuhan nyo ito, naka-resonate kayo, mag-comment kayo dyan. Like, share, subscribe para lagi kayong updated sa ating mga readings. Thank you so much, Aries. See you again.